Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwentuhan. So kahapon ay opisyal lang natapos ang season ng Sixers. At ang biggest question ngayon ay what's next para kay James Harden? Obviously, hindi maganda ang kanyang pinakita ngayong playoffs. Tila ba pabagsak na ang kanyang performance at wala na talaga ang Harden na halimaw noon sa Houston Rockets? Sa ngayon, si Harden ay may player option na $47.4 million. Ibig sabihin ay pwede na itong tanggapin o kaya naman tanggihan. Kapag tinanggap niya ito ay pwede siyang pumirma ng hanggang sa 4 na taon na contract extension na aabot hanggang sa $222.8 million. So in 5 years, that is a total of $270.2 million. That is option number 1. Ang option number 2 naman ay pwede na itong tanggihan na $47.4 million player option at pumasok siya sa free agency. Dito nga ay pwede siyang makinig sa alok ng ibang mga teams at pwede din siyang bumalik sa Sixers with a new 5-year contract na aabot hanggang sa $269.9 million. At kung lilipat naman siya ng team ay pwede siyang pumirma ng 4 years $200.1 million contract. Sa ngayon ay gusto nga ni Harden na tanggapin ang $47.4 million na natitira sa kanyang current contract at umaasa siya na bigyan siya ng Sixers ng 4 years $222.8 million contract extension. Kasama nga yan sa kanilang kasunduan noong trade. Ganun pa man na pagkasunduan lang nga nila ito verbally at wala ito sa papel na pinirmahan ni Harden at ng team. Kaya naman sa ngayon nga ay ang tanong ay kung ikaw ba ang Sixers ay handa ka bang bigyan ng basically 5 years $270 million contract ang isang almost 33 years old na James Harden na nag-average ng 18.6 points, 8.6 assists at 4.2 turnovers per game on 39% shooting sa field ngayong playoffs. At kung ikaw nga ang Sixers ay kailangan mo din isipin dito na sa final year ng contract ni James Harden ay 38 o kaya naman 37 years old na siya at bibigyan mo pa siya nga ng $61 million. Basically, untradeable nga yan mga kaibigan. At kung plano mo din na i-extend si Joel Embiid sa mas malaking contract, eventually ay kailangan mong bitawan ang tulad ni Tyrese Maxey dahil tiyak din na aangat ang kanyang sahod. Sa palagay nyo ba ay deserving pa si James Harden ang kanyang hinihingi na sahod? Habang ang mga fans naman ng Dallas Mavericks ay isang bagay lang nga ang hiling sa kanilang Game 7 matchup laban sa Phoenix Suns. At yan nga ay si Scott Foster ang maging isa sa mga officials. Sa mga hindi nakakaalam, tuwing si Scott Foster ay bahagi ng officiating crew, ang team ni Chris Paul ay 14 games ng magkakasunod na palaging talo sa playoffs, including dyan ang Game 6 ng last year's NBA Finals at ang Game 7 ng Houston at ng OKC noong bahagi pa si Chris Paul ng OKC Thunder. Isa nga ito sa mga bagay na kakaiba talaga sa NBA at sa ngayon ang kahilingan na ito ng ibang mga fans ng Dallas Mavericks ay very possible nga mga kaibigan. Inaanunsyo ng NBA kung sino ba magiging official ng game ay usually 9 AM Eastern Time ng game day. At ang game na ito mga kaibigan ay isang legacy game nga para kay Chris Paul dahil hindi na nga maraming pagkakataon na natitira para sa kanya upang magkampyon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!